Sana naman ang ngalan ng Espiritu Santo sa inyo ang Panginoon. Mga kapatid, simulan na pagdiriwang sa unang araw ng buwan ng Pebrero, ang buwan ng buhay. Pagamat kinila natin ito yung buwan ng mga puso, no? Na huwag natin kalimutan ito ay buwan ng buhay. Padalangin natin para sa pagpapahalaga ng buhay, pagpapasalamat sa biyaya ng buhay, at ang pag-isikap natin na maipagtanggol ang buhay. At upang maging karapat dapat na ito manapakisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa kapatid Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa na sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Virgen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Tawarin tayo ng mga Panginoong Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan kami. Ama namin, mga Panginoon, pagkaloob kami mga sumpa sa iyo na may loobin na hindi matutuo. At kami rin naman yung magmahal sa aming kapatao na may damdamin at ibinubunsod ng iyong Espiritu. So, makita na Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdalat ng inyong dugo ang pakikitunggalin ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ang loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. At pinapalo ang itunuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutunid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaaral ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itunid ng kanyang ama? Habang tayo'y itunutunid, hindi tayo natutuwa, kundi nagtiis. Ngunit pagkaraan ngayon, lalasap tayo ng kapayapaan bunga ng natuwid na pamumuhay. Kaya palakasin ninyo ang inyong tupay-pay na katawan at tipunin ang nalalatipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay kundi gumaling ang paang nalinsay. Magpapakabanalo kayo at sikaping makasubo ang iyong kapwa sapagkat hindi ninyo nakikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag kalindan minuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at magtagulo at makahawa pa sa ibang.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At dinibot ni Jesus ang mga nalang sa paligid
sa sariling bayan. So, saan ang bayan ni Jesus? Saan pa yung bayan ni Jesus? Saan ang sariling bayan? Saan po? Nakalimutan niyo na. Saan? Saan ang sariling bayan ni Jesus? Saan siya ipinanak? Sa Bethlehem. Saan siya lumaki? Saan? Saan siya lumaki? Hindi nyo alam kung saan lumaki? Nazareth. Saan siya lumigil yung kanyang public life? Sa Capernaum. So yung ginabanggit ko dito, si Jesus ay umuwi, nagtungo sa sariling bayan, ang tinutukoy ay Nazareth. Nazareth. So, dito ay walang o kakaunti ang naniwala kay Jesus. So, nung kami pumunta sa Olila, hindi kami pumunta sa Nazareth. Napuntahan namin yung Bethlehem at Capernaum. Hindi ko naman itanong kung nandiyan ba yung baka yung Nazareth. Anyway, bago na kung saan ito, na si Jesus ay hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. So, kaya hindi siya nagpagaling sa mga musikin, sa pagkailan, sa ilan. Pagaling si Jesus ng mga ilan, no? Sa pamamitan ng pagpatong ng kanyang kamay. Pero na ito pong bigyan ng pag-inilay ay isang bahagi yung na kung saan ay makita natin yung paglaya na pinapanig mo sa atin sa unang pagbasa. Sa sulat sa mga Hebreo, sapagkat si Jesus ay nagtuturo at sa kanyang pagtuturo, tayo ay kanyang tinatama. So itong mga taga-Nazareth, ayaw nila na sila itunod. Pero yung pagkakas ng pagbasa natin kasi ay tungkol sa pagtuturo. Ito yung bagay na isang pano sa mga taga-Hebreo. Well, in general, kasama na dyan ang mga taga-Nazareth. Siguro talaga nung ginito ng kapitasan ng ulo ng mga Hebreo. Pero ito yung panay na pinayag ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Anong sabi niya? Huwag ka magwalang bahala kapag inilulit ka ng Panginoon. At huwag kang hinaan ang loob kapag ikaw ay pinarusahan niya. So, huwag tayo manghina ang kalooban kung sa tingin natin ay tayo pinag-uusahan. Bahagi po ito ng paglago ng pagtingin natin sa ating pagkaunawa na makita natin pagkaman ang Diyos ay mahabagi. Kinakailangan din natin maranasan yung kaparusahan. Tugod parang hindi tayo magtanda. Pero yung pagtuturoy kapag tayo ay tinuturoy. Sa pagayang ipinahalag ko ni San Pablo sa mga taga-Hebreo ay makita ko natin na nawa ay ikadalang natin kung mayroong nagtuturoy sa atin. Sinabi pa lang po ito yun, sabagat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. Ano sabi natin, iniibig ka, pinaparusahan ka. Ano pa? Sabi, pinamalo ang itinuturi niya na lang. Alam niyo, kung isan po, no, ay bahagi ng pagkis. Ngayon kasi, sabi na natin, may sikat yung bantay-bata.
Yan lang ang tulo isa. Saan ang papalunin dapat? Sa puwet. Isa pa, hindi man dyan nalaman dyan. Kasi kung isa, kahit nalaman saan. Ikaw tayo, tayong mga matatanda. Naranasan natin na tayo palunin. Pinahihiga. Para palunin ang sutron. Ay bahagi rin o na makita na ito ay isang pamamaraan. Hindi lang pa sa paluin, ngunit bahagi rin na ito ay magbibigay ng apagtanda. Nais ko lang po na mabigyan ng pansin. Hindi ko po sinasabi na abusuhin. Iba naman ako kasi talaga gawa na inip ng ulo ay basta na lamang mananakit ng walang kadahilanan. Ano ba ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Hebreo? Tingisin nyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sabagat ito'y magpapakilala kayo'y inari ng Diyos na kanyang mga anak. Sino anak ang ito yung pinatulog ng kanyang ama? Marami na ho ngayon. Marami na ho ngayon ang hindi nagtutuloy. Habang tayo pinatulog, patuloy po sa Pablo, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagis. So, yung talaga yung bahagi ng damdamin kapag kami ng madalitan. At kapag ka pinamalo, kapag ka pinarumusahan, kami hindi naghihinagis. No? Buti, pagkaraan nyo, lalasap tayo ng kapayapaan bunga ng matulog na pamamuhay. Kaya po siguro, magulo ang galitin natin ngayon sapagkat hindi na natin nararanasan ng tamang pagtutubig. Ang isang mahabulangan mo na biyaya na ibinigay mo sa panayam ko ni San Pablo yun, kapayapaan. Mamuhay ng kapayapaan. Kapayapaan. Kasi alam mo na ikaw ay tumataan sa tulip na lagas. Tapang tinadaanan mo. Kaya bahagi mo na kung saan na makita mo natin na bagay na kung saan ay bahagi. Ito po ngayon, siguro po natin sabi nga ngayong buwan ng Pebrero, sabi nga ngayon ngayong buwan ng buhay. Ay ako lang may natutuwa sapagkat makita natin sa mga nakalipas na dalawang araw ay anong sabi na ako, akala natin hindi natitigil yung AGK. Pero pagkatapos ng dalawang araw, nakita natin na natapos yung war of problems. Well, hindi natin alam kung magpapatuloy pa. Kaya yun, nampahin ko yung bilang ng mga drug related deaths. Nampahin ko bilang ng drug related deaths. At sabi ba, nagtataw din naman na hindi pumayo yung deaths na magbigay ng product. Kaya napakalaga po yung pagpasok ng buwan ng Pebrero ngayong taon na ito. Nagbibigay ng pagpapahalaga sa biyaya ng buhay. Pero sa usapan po ng pagtuloy, kapag hindi po natin nakita yung kahalagahan ng pinamamalik na Jesus, sa Ebanghelyo natin na nasa pagpasa natin ngayon sa kanyang sulat sa mga Hebreo, kaya ano sa kanila? Ay, ito po ang problema, yung A2J. Ay, hindi. Wala nang panahon din para ituloy. Kaya ano? Kalusin na lamang. Ay, hindi po mapayapang buhay. Violente. Violente. Kaya, napakahalaga po, yung usapin ng pagtuloy.
Para sa mga magulang, kayong mga lolo at lola, turuan ninyo inyong mga anak na itulog ang inyong mga apo. Hindi yung kayo ang magtulog, turuan ninyo ang inyong mga anak na itulog sila. Na sila ang magtulog, kasi sila yung mga magulang. Hindi yung kayo ang magtulog para doon sa inyong mga anak. Hayaan ninyo inyong mga anak ang magtulog sa inyong mga apo. Ang anak ninyo ang inyong turuan na magtulog. Kasi mas mo siguro magtulog nyo. Kaya doon po masiguro paminsan yung iba ay mas malapit sa mga lolo at lola. Pero sabi na natin, mga lolo at lola, do not cry. The attention na dapat isang mga magulang. Ang mga anak ninyo ang inyong turuan na silang matulog sa kanilang mga anak. Kasi yun ang matutulusin yung pinakabrakit. Naalala ko tulong sa ating isang pare. Hindi ninyo tungkol na alagaan ninyo ang inyong mga apo. Tungkol ninyo na inyong mga anak. Bakit? Sila ang pumasok dyan eh. So, bahagi po yun. Bahagi po yung kaking patuloy. Eh. Kasi, ang tanong ko rin, sino magtutuloy? Who has the responsibility na magbibigay? Ah, tapat eh. Kasi kapag ginagawa ninyo yung pagtutuloy, ay nanakawal ko ng responsibility ng iyong mga anak. Kasi kanina rin eh. Kaya maliwanag na sinabi rito no? Na pinamanig mo no? Na kung saan ay pinahagi mo sa atin. No? Sinong anak ang hindi tinutuloy ng kanyang ama? Hindi naman sinabi rito. Sinong anak? Sinong apo ang hindi tinutuloy ng kanyang lolo? Eh, yung bahagi mo ng priority o responsibility. Eh, siguro kapag wala yung magulang, tsaka papasok naman yun. Lolo at lola. Only in the absence of the parents. Pero dapat nyo, pabitibig ng sabro. Pwede naman nila isama yung kanilang mga anak sa abro. Eh, yun ay kasama ko sa pagbibig. Kung nais namin na magkaroon ng kapayapaan, ano ba ang dulot ng biyaya na ibinibigay ng pagtutuwid at ang pakikinig sa pagtutuwid? Pangalawa ay dulot ko na yung pinakayaw ko sa atin. Ano ba yung sabi nyo? No? Kaya palakasin ninyo ang inyong lupay-payo ng katawan at ipunin ang nalalaming panglakas. Lumakbay kayo ng daang matulog upang hindi tulog ang mapilay, kundi gumaling ang paraang malinsan. Yung binanggit ko rin yung paa na nalinsan. Kapag hindi matulog, ay para marang pilay sa paglakad. Hindi pantay. Hindi panas. So, kapag na tayo ay nakikinig sa pagtutuwid, magiging patas tayo. Kasi yung maliwanag po na kung saan ay itinatama natin yun. At kapag tayo ay patas, ay makarating tayo na maayos sa ating patutunuhan. Alam nga, ako po nakaranas ako ng mapilay. Ayaw ko lang sa inyo kung kayo'y nakaranas ng mapilay. Mahirap maglamad ng pilay. Makarating ka lang. Pero napakahirap. Kaya, sabi ko natin, do not add insult to injury. Bahagi ko na kung saan yung makikita po natin. Kasi mahirap na yung paglalakbay natin eh. Ba't natin hayaan na tayo may pilay sa ating paglalakbay sa daigdig na ito?
kinakailangan na maging pantay tayo, pagas. Nasa equilibrio, nasa tamang pagtaha namin sa daigdig na ito. Pangatlo, na biyaya na ibinibigay ko kapag tayo nakikinig sa pagtutuwid. At ito rin po yung biyaya na ibinibigay ninyo kapag din kayo ay nagtutuwid. Anong pangatlo? Magpakabanal kayo at sigapin makasundo ang inyong kapwa. Sa pagkatipig ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pagbinasa ninyo, huwag kalimutan man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyo, huwag sumama ang sino man sa inyo at makabulo at makahawa pa ng iba. Kaya tayo ang tutuwin marami. Hindi kasi tahan sa kabanalan. At alam natin, kaligtasan. Ang kasalanan, ang kagampanan ay kapahamakan. Kaya yun pa yung pangatlong biyaya ng binibigay sa pagtutuwid, kapahamakan, kaligtasan. At hindi lang mo, makita po natin, nakakahawa. Nakakahawa. Ibig sabihin, sige, gumagawa ka ng masama. Hindi lamang ito yung makakahawa, kundi yung mapagtuhan mo yung ibang tao. Ang tao na natin kung isa na yun, nakakapirmisyo. Kaya ganun, makamulo at makahawa pa sa iba. Yan ay kapag hindi ka nakinig sa pagtutuwi. Kapag inayaan natin na baluntot ang ating pagtulo sa daigdig na ito. So ito po yung tatlong biyaya. Kapayapaan ng pamumuhay, pagiging tapat, pagiging tawagin na po natin ay nasa tamang paglakad, hindi ka napipilayan, at daan ng kabanalan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain ng ating kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Ngayon tanggapin at kawaran ang pagkapala upang mapagsaluan namin ang kaligtasan ng ginawa. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng God. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas na Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Ama namin magpapangyarihan, doon ay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, lubang na magbagal ka ng loob sa patakamali ng tao sa sinugong, kaya minabuti niya na siya pangalat ng piring bukod mo pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng hinding kamatay ng kami, nagaw na namatay mong anak, sa pagkabuhay niya kami kanyang binumay upang kaunay namin si Lord ng bukas. Kaya kalisa ng mga anghel, sisiyawin ng papuli sa iyo na walang umpay sa kalakitan. Kami ng bubuti sa loob. Hindi naman matapos sa kapunan ng umakan niya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang ikatibag. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas sa pagkamatay mo ng pagkabuhay ng mga nakikiyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ang kakalawin ng kalita.
Kami nagmamasang kami minarapan ito ngayon sa harapan para maglingkod sa iyo. Isinasama namin ka upang sasabi-sabi sa katawan ng Diyos ni Kristo ay mamumulod sa pagkakang isa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo yung simbahan na kanap sa pagkakitig. Puspusin mo kami sa pagkibig kay isa ng Francis, ng Pinapintura, anantanang kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinulay na may pag-asa sa rin mo rin mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumahal. Kawal mo sila at natuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo rin napatid ang lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na maana, Mary Maria Rina ng Diyos, isa na siya na kanyang esposo, isa na Martin, at ang lahat ng mabanalan ang buhay dito sa dinding ng kalututuro sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karalaman mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Cristo, kasama na sa anong lahat ng karangal pagpuri sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang kami.
kasulatan, mawapalag ang mga inaangiyahan sa tingin ng Kordero. Panginoon, nangyayapan ang dapat at magpapagaling sa iyo. Ngunit sa isang sakitan ng mga ay gagawin natin.